Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabungay na nag-isa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa timbos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nag-isa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinabuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, tayo'y nalangin, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka,
maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw namang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesucristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagan ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masasamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan
ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang mga gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa amin makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan, ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halaman. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus, "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at ang inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maligayang Pasko po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, ang ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, ito po ay kadugtong ng ating ebanghelyong binasa noong Linggo, sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At kung kayo po ay nagsimba ng araw na iyon, sa ating ebanghelyo,
pumunta si Maria Magdalena sa libingan ng Panginoon. At siya'y nagulat dahil ang bato sa libingan ng Panginoon ay naalis. At pagpasok nila kasama ni Pedro at ni Juan, pagpasok sa libingan ng Panginoon, ang natagpuan nila ay hindi ang katawan ni Jesus, kundi ang natagpuan nila ay ang kayong lino ng Panginoon. At marahil kung mapapansin natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, si Maria Magdalena nagluluksa. Si Maria Magdalena umiiyak. Si Maria Magdalena tila puno ng kalungkutan ng puso. Puno ng pighati ang puso. Marahil ang dahilan dahil alam niyang si Jesus ay pumanaw. Si Jesus ay namatay. Ngunit ang nagdagdag pa noon, wala ang katawan ni Jesus sa kanyang libingan. Puno ng pighati, umiiyak. Pero kaya nga sa pighati ni Maria Magdalena, nung nakita niya si Jesus, hindi niya namukaan. Bakit? Marahil dahil ng mga sa oras na iyon, puno ng kalungkutan ng kanyang puso, hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Di ba ganyan din naman po tayo? Kapag puno ng lungkot ang puso natin, kapag puno tayo ng kalungkutan sa buhay, minsan nawawalan tayo ng tamang pag-iisip. Dahil mas nangingibabaw yung lungkot, yung pag-iyak, yung pagluha sa buhay natin. Kaya, nung nakita ni Maria Magdalena si Jesus, pinagbintangan pa niya. Kung kayo po ang kumuha, sabihin niyo po sa akin kung saan niyo inilagay at pupuntahan ko. At paanong nakilala ni Maria Magdalena si Jesus? Nung tinawag ni Jesus ang kanyang pangalan at sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena, Maria. At marahil ipinapaalala nito sa atin mga kapatid ang mga oras na tayong lahat ay tinatawag din ng Panginoon. At kung tayong lahat maaalala natin ang mga tagpo, ang mga yugto, na kung saan ang Diyos ay nagparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin, tunay natin makikita na si Jesus ay buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, alalahanin natin yung mga pagkakataon na akala natin wala nang pag-asa sa buhay. Akala natin wala na tayong makakapitan sa buhay na ito. Akala natin ang problema laging nasa buhay na meron tayo. Pero hayaan natin na tawagin tayo ni Jesus sa ating mga pangalan. At kung maalala natin ang mga oras na ito, masasabi nating tunay ngang may Diyos. Tunay ngang buhay si Jesus. Mga kapatid, ang mga problema, ang mga pagsubok ay parang kamatayan. Pero tandaan natin mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus ay panandalian lamang. Pero yung kanyang buhay ay pang magpakailanman. At yan marahil ang panawagan sa atin sa mga oras na ito. Kung tayo ay umiiyak, kung tayo ay nalulugmok sa problema, tandaan mo, panandalian lang yan. At tatawagin ka ni Jesus sa iyong pangalan upang ipaalala sa iyo, nandito ako, buhay ako, at kasama ninyo ako. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay. Pero tandaan natin, sa bawat pagsubok, may katapusan. At ang kapalit ng katapusan na ito ay buhay na walang hanggan. At sino ang magkakaloob ng buhay na walang hanggan? Walang iba kundi
si Jesus. Kung ikaw ay umiiyak sa mga oras na ito, kung ikaw ay bigat na bigat sa buhay mo, tandaan mo, panandalian lang yan. Dahil tatawagin ka ni Jesus sa iyong pangalan upang iparamdam sa iyo ang kanyang wagas na pagmamahal, ang kanyang wagas na pag-ibig, at ang buhay na kailanman walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, sa patuloy po nating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pinapaalala sa atin, buhay si Jesus. At huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang malungkot. Dahil buhay si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan. Sa mga pamayanang pinangakuan ng paglilingkuran, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa paghihina ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Lubin mo na sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang ibigay mo sa amin puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ay ang Panginoon. Tinanong niya't kinapi ang kamatayan. Nasaan nang iyong luha sa mata at magsaya? Manalik kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi kaiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang pa tinaloy at ginapi ang kamatayan. Tunasan ng iyong luha sa mata at magsaya. Manalik kang buhay ang Panginoon. Aking taginirang daliri mo'y yung isot sa butas ng kamay. Kapayapaan natin sa'yo ng tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinaloy at ginapi ang kamatayan. Punasan ng iyong luha sa mata at magsaya. Manalik kang buhay ang Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na April 4, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban.
para pakinabangan ng ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inipinuro pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuman hati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin.